So yun guys, today, i-rehouse natin itong Ceratogyrus darling liko or ang rear horn baboon tarantula. Yan. So, wait, ready ko lang yung mga gamit ko. Yan, back. Yan, kompleto na sila. Tweezers, catch cap, enclosure, water dish, substrate, and yan, water pang mist. And itong panglagay ko ng water dito. Yan, di pa tayo makabili ng parang ano ba tawag dun? Basta yung pinipisil. Improvise lang muna, di makalabas. Yan, joy to eh. Ginamit ko. Yan, pero don't worry. Malinis to. Eh, nahugasan ko naman ah. So, yun. Yun to. Substrate din. Yun. Start na tayo. So, yun guys. Nilagyan ko na siya ng palatandaan. And, lagyan na natin siya ng ventilation. Mainit na rin tong soldering iron. Let's go. Yun, tapos na. And yun, may ventilation na. Next naman is, lagay tayo substrate. So may malaking ano, malaki yung nagawa. Pero okay lang yun guys. Malaki naman na siya, juvenile na siya. So yun, damihan natin substrate dahil obligate borrower siya. At gusto niya mag-ukay, itaasan natin. So, medyo mahirap pa. Yan, nagkalat na. Pero okay lang yan, limisin ko na lang mamaya. Yan, malinis na siya uli. Press lang muna natin to para tight. Ito pala, di ko napakita kanina. Bago ko ipakita yung mga gagamitin, lagyan natin siya ng moss. Para, ano siya? Arte lang. So, ito palang ano na ito guys. Itong Ceratogyrus darling di ko. May hilig siyang mag-web. Ayan, nagwe-web din siya. Prolific webber siya. Ayan, pakita ko na lang sa inyo. Lagay na lang ako ng picture dyan. Ay na bahala akong maintindi dyan. So yan. And ayan. Namakalaki siya ng mga 12.7 centimeters. Ayan. Yung leg length niya. Ang konting ano lang. Namang okay naman ah. So yun. Silipin na natin siya. Yun. Okay na yung setup natin. And sa tingin ko, ready naman na para ilipat na siya. Silipin muna natin siya. So yung lagay niya. Ayan o. Kita nyo ba yan guys? Pinagbihisan niya. Or ang X-way niya. Ayan. Pinagbalatan niya. 7 days na siya nakakalipas. And pag-check ko saan niya, nakaraang araw, masyado na siyang malaki yun siya. Masyado na siyang malaki para dito sa maliit niyang enclosure. Kaya naisipan ko siya i-rehouse. So yun. Ayan, open naman na yung mga entrance niya. So ibig sabihin, ready na siya. And good to go na. Nakaraan sarado to eh. So yun. Lipat na natin siya. Ilipat siya. Binabasa ako, sobrang strong ng venom niya kung na-adapt ka. Yan, old world tarantula kasi ito eh. So yung mga old world tarantula, mga potent yung mga venom nila. Yan. Nabasa ko din, sobrang defensive nito.
Dahil sa defensive nature nila, yan. They are not best species to handle para sa akin. Hindi ko alam anong gagawin ko. Itakawin muna natin itong ano yan. Pinag-basin niya. Oo, ito yung bago magdalaw. Ano, nakita niya ba? Ay, wala kasi yung ano eh, tawag dito. Hindi ko makalabas yung makabili, malaking container sana. Pag nag-reuse na siya ng spider dun guys, at may malaki kayong container. Para kahit mag-bolt man siya or tumakbo, nandun pa rin sa loob. Yan, malaking container sana, ilalagay lang to. Ito, paano ba to? Tara, tara, tara. Let's G, let's G. Gagalit siya. Sorry. Kailangan na natin nagawin rehouse. Agad tayo na ito na kuyari. Ayan o. Kuha ka nang pinagbihisan niya guys. Ayan niyo ba? Angas no. Ayan. Binili ko to ano eh. Baby pa to. Ang binili ko. Bilis niya lumaki. Medyo nakita ko na siya. Nakita niya na ba? Tangel. Laki niya no. Sobrang laki niya na para dito sa maliit na enclosure. Gutom pa naman to panigurado. Kita nyo ba? Ang best way dyan. Catch cup. Sana dumiretso siya dun. Na napabilis mo naman yung tibok ng puso ko. Ayun guys oh, kita nyo ba? Kaya siya tinawag na rear horned baboon tarantula kasi yun oh, kung makikita nyo meron siya sa carapace niya. Ayun oh, sa carapace niya meron siyang parang horn na color black. Ayan. Makakas na pag naging adult na stig to. So yun, balik tayo sa ano, focus, focus. Nanginginig yung kamay ko. Uy! Bolti, bolti. Medyo litaw na yung ano nyo. Huwag ka na lumaban, pumasok ka na dun. Yan na, lakad na. Uy. Very good. Ayan, kita niyo siya. Nag-bolt po. Buti nag-bolt nandito na. Ay, 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 ay. Ay, 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 pasaway. Diyan ka lang ngayon. Tabi na muna natin to. And lipat na natin siya dun. Sa bago niyang tirahan. So makita nyo. Ang ganda. Kaya natin. Naku, lumalaban. Paano ba ito? Ano, huwag ka na lumaban. Nakatakin niya yung tweezer. Gutom kasi ito eh. May
Wait lang, paano ba to? Wait lang guys, ha. Few moments later. Ayan guys, kusa na siyang bumababa. Huwag na tumakas. Nagbabalak pa eh. Ano? Tatakas pa sana eh. Wait lang, using ko lang to. Yan. Hintayin na lang natin siyang magsettle ng mga ilang minutes. Then, try natin siya pakainin. Okay? So, yun guys. 10 minutes nang nakakalipas. And, ayan siya. Tago na sa ilalim. And, subukan natin siya pakainin. So, yun. Kuha tayo feeders. Ito, medyo mataba ito eh. Wawala ka pa. Ayan. Ayan siya. Ating kumakain. So yun. May movements na. Ano kung yari ka, boy? Yari ka, boy. Ganda ng takedown, no? Ayan guys, so, kaya tinawag na rear horn baboon tarantula. Ayan, may horn siya sa carapace niya. Galing, no? Patay agad, oh. Sabi sa inyo, strong yung venom, kaya natatakot ako kanina. Very good. Hopefully, girl ka. Nalimutan ko yung water dish niya. Yun lang natin sa gilid. And hanggang dito na lang itong vlog na to. So, kung nag-enjoy ka sa panonood, please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa akin channel. Turn on mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga next na video na i-upload ko. Marami pa ako isi-share about sa inyo, about sa arachnids, ayan, about sa pag-aalaga, and tips and advices na pwedeng makatulong sa pag-aalaga nyo rin ng mga alaga nyo. So, yun. Bye-bye! Eat well. Yun, last na pala. Nalimutan ko. Ayan, pinapangalanan ko kasi lahat ng mga alaga ko and ito wala pang pangalan. So, comment kayo kung may naisip kayo or may gusto kayong pangalan sa kanya. Ayan. Suggest lang kayo. Mamimili ako. So, yun. Bye-bye!